Pagbigyan po natin ang ilan sa inyo na hiniling na gawin ko po ito. Magustuhan niyo po sana kahit anong oras niyo po mapanood itong ibinabahagi ko sa inyo. Sa pakiwari ko po ay talagang magugutom kayo. Hahanap kayo ng paraan para bumili sa kanto o kaya naman ay gawin ito sa bahay. Napakadali naman po kasi eh. Try niyo po ha. Salain na po natin itong ating kaldo. O yan, malasa na po yan. Napakinabangan din yung ating mga lechon manok na buto na natira. Yan po'y malinis ha. Hindi ko po yan hiningi sa restaurant o kaya pinulot sa basurahan. Ito po'y sarili kong gamit na isinusubi ko dahil alam kong pwede pang pakinabangan. Lulutuin ko muna iring ating giniling na baboy. Hindi na po ako naglagyan ng mantika at may taba-taba itong baboy pag mamantikain natin ha. Tingnan nyo, kahalo nyo. Talagang lumalabas na yung mantika. Ang ginamit ko po kasi may konting taba-taba. So dun ako kumuha ng mantika. Halo lang ng halo. Mamaya po, pag kulang yan, hahanguin na po natin. Yun. Yung konti pong mantika natitira, igigisa ko muna itong ating, hindi, tutustahin ko po itong ating tinapa. O tinapa po yan, wala nang tinik. May nabibili ka sa dini sa banda ko na luto na, pero bubuhayin natin at nasa refrigerator eh. Sandaling-sandali lang po ire. O siya, tatanggalin ko na. At tostado na. Ito po. Hihinaan ko po muna yung konting apoy at mainit na po itong ating kawali. Kaya maglalagay po ako ng 2 kutsarang mantika. Ganun din po ang gagawin ko sa tokwa. O siya, pagkatapos ng 2 minuto, sasandukin ko na po. Merong kasing nabibiling ganiri sa lugar ko na luto na. Eh siyempre, kapag ka nasa loob ng refrigerator, medyo matigas-tigas, so bubuhayin nyo ng konti. Ganyan po ang ginawa ko. Tipid oras kapag ka sa pagpiprito, rito na kasi eh. Halos ganun din naman po ang presyo. E de, ito nabibiling ko. Isang kutsara pong pulbos na atsuwete. Lagyan po natin ng konting tubig. Ilalagay ko na po iring ating atsuwete para pumula. Lalagyan ko po ito ng cornstarch. 2-3 kutsara ng cornstarch. Kakaukang ko ni Ria, mainit na kaldo na nilagyan natin ng atsuwete. At tutunawin po natin yan. Tsaka ka po ibabalik ito ha, ating kaldo sa kawali, kasirola. At pakukuluan po natin uli. Lagyan po natin ng konting paminta, hindi ko na po papatisan. At yung ating cube, yung ating chicken cube, maalat na. Daan-daan po natin ilagay itong ating pampalapot. Hindi ko po isosoga lahat ha. Ayokong itodo lahat at baka naman po maging pandikit ang dating itong ating kaldo. Dahil marami po akong cornstarch na nilagay. Dahan-dahan lamang. Depende na po sa inyo kung gaano nyo kalapot gawin ang inyong kaldo. Haluin ko na po. Baka may magtatanong sa inyo, naku, hindi ganyan ang paggawa ng kaldo ng pansit palabok. Ang pangkaraniwang ginagamit po ay yung ulo at katawan ng mga hipon pinagbalatan. Didikdikin nyo at saka nyo igigisa at pagkatapos gagawin yung juice. Yun po ang magiging pampalasa natin eh. Wala po ako nun eh. Kung gusto nyo pong hanapin sa aking YouTube at saka sa Facebook, meron po ako nung original na ganun. Eh ito eh, pawardi-wardi din lamang at nagugutom na po ako. So, ganiri na lamang. Yun. Palagay ko eh, tama na po iriya at eto eh, lumalapot na eh. Papatayin ko na po yung apoy at palalamigin ko pag lumamig, lalo pang lalapot. Kumukulo na po yung tubig. Maglalagay po ako ng 2 nitong ating pansit palabok. Oh, hanggang sa lumambot. Takpan po natin yan at pakuluan sandali. Tignan po natin ito. Okay na to ha. Papatayin ko na po yung apoy at malambot na yung ating noodles. Salahin nyo po at patuloyin nyo yung natitirang tubig. Hindi po natin kailangan yun. Tsaka po tayo mag-isa ng bawang. Atin pong sibuyas. Pag mabango na yung ating bawang sibuyas, ilalagay ko na po itong baboy. Yun, kasama yung mantika. Sige, halo. Ilalagay ko na po itong ating kaldo. Sinimot ko lang yung kaldo dito sa ating isang kaserola. So yun yung mga isang tasa puro siguro ng tubig. Total, malapot-lapot naman yung ating kaldong nagawa. Marami kong nilagay na cornstarch eh. Ayos lang yan kasi pag kumukulo, lalapot pa po uli. Komot nilagyan po natin ng tubig. Patisan na po natin ang mga 2 kutsarang patis. Tikman yun na. Tikman ko nga. Ayos na. Sarap eh. Kahit ganun lang. Konting asukal po. Konting-konti lang. Kung ayaw nyo pong maglagay, bahala kayo. At saka konting pamintang durog. O halo. Sabay patay. Hindi natapos ang kaldo.
Oh, lagay na po natin ang ating noodles. Bubuhagagin ko lang ha, yung iba po yung naglalagay ng mantika. Naku, hindi. Dahil pag nilagyan nyo yung mantika, edi dudulas. Pag nilagyan nyo yung kaldo, edi hindi sumasama yung kaldo dun sa inyong palabok noodles. Sayang. Ganyan na po yung kaldo. Yun. Ganyan. Mainit pa kasi itong kaldo eh. Pero pag lamig-lamig nito eh, lalapot pa itong ating kaldo. Sarap. Lagyan nyo na po ng toko ang pinirito. Kung gusto nyo pang itodo yung inyong kaldo, dahil ito lang naman ang noodles na ginawa ko, todo na natin. Tokwa at saka baboy. Tapos yung ating tinapa. Ito yung pang patlak na gagamitin ko. Baka malimutan nyo yung chicharon. Hindi dapat malimutan ng chicharon. Ako, hindi kumpleto ang ating palabo kapag ka walang chicharon. Ito, todo ko na itong ating kaldo. Wala naman akong pagkagamitan ni Rit. Ito na po yung buong noodles na niluto ko eh. Para magandang tignan sa camera, maraming kaldo. Hindi tinipid. Tapos yung inyong itlong dandilaga, huwag niyong kakalimutan. Sa gilid lang, hinati ko na lang po sa dalawa at hindi naman ito pantinda. Yung inyong sibuyas na mura. Nako, ang gandang tignan. Di po ba? Pag nilagyan na ng sibuyas na mura, eto na ang kakain. O basta alam niyo may lemon to. Ilalagay ko na po sa likod ha. At hindi ko naman pipigain ngayon eh. Matikman po siguro ng konti nang makita nyo. Konti ba o marami? Itlog. At saka yung toppings, hindi po pwedeng wala. Halo-halo na. Wow. Ano ba yan? Almusal ba yan? O tanghalian? O hapunan? O merienda? Lagyan pa natin ng konting kaldo sa taas. Ayun. Nagkaayos. Pigaan po natin ng lemon o kaya ng kalamansi. Panalo. Teka, titikman natin ha. Diyan muna kayo. Ang dali namang gawin eh. Sarap. Kahit yung kaldo eh, malinamnam eh. Kahit ganun lang ang ginawa natin. Gusto nyo bang matikman? Sa likod po kayo dumaan at yumuko kayo sa sampayan at naglaban na naman si Manang. Ayos po ba? Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po.